Yun mga karaps, ito mukhang masarap ang gagawin ni Idol ngayon. Yan, meron siyang ube or a purple yam na pinirito niya. Yan, as usual, pipirituhin niya yan. Tapos pagkaparito niya, syempre, i-strainer niya. Parehas kami strainer o Idol eh. Sa kanya babalatan. Yan, ube. Yung mahilig sa mga halukay ube dyan. Yan, tapos pinadaan niya sa kanyang slicer para siguro mas madali niya dudurugin. Parang halaya yata yung gagawin niya na basta may halaya rin siya dyan. Tapos yan, nilagay niya sa kanyang placemat na pinatahinan niya at saka niya piniga para matanggal niya yung mga liquid. Tapos saka niya in-steam. Yan, pagka-steam, kinuha niya at nilagay niya sa isang planggana na panglaba. At saka niya dinikdik para lalong madurog. Ayan o. Para mas madaling version to ng halaya. Tapos binilog-bilog niya, finlat niya. Yan. Tapos isa-isa niya yan lalagyan ng cream cheese. Yan o. Talagang naka-piping bag pa para may design, di ba? Tapos pagkatapos niyan, tsaka niya kukunin at lalagay sa isang stainless bowl. Lalagyan niya ng asukal at gatas na kondensada. At tsaka niya yan dudurugin din, di ba? Nayari na naman tayo eh. Inisa-isa pa yung bilog at inisa-isa pang lagyan ng cream cheese eh. So yun, parang halaya na yun. Ito naman ang gagawin niya dyan, dough po yan. Pero mamaya papakita niya. Kasi yung halaya, parang papalaman niya sa butse na walang sesame seeds. At may tatapping siya na parang butter na ano, na dough din. So yan, tapos na yung ano niya, dough. Ayan yung parang ano, katawan ng butsi. Yan. Sarap, 'di ba? Tapos papatong niya ngayon yung ube, oh. Tsaka niya babalutin. Yan, sarap niyan. Tsaka niya bibilugin na ganyan at lalagay niya sa baking tray na merong baking sheet o parchment paper. At yung yellow na yan, papakita rin niya mamaya paggawa niyan. Parang butter yan eh. Yun. So, sinalang na niya. Tansya ko dan mga 180 to 220 yan. So, ito yung paggawa ng ano, flour, asukal. Yan, hindi ko alam kung yeast yun. Tapos, nilagyan niya ng condense. Yan na naman ng ating imbudo. At yan, melted butter. Ube flavor siguro yan or food color lang. At nilagyan niya ng baking powder yon, siguro baking soda. Tsaka niya, hand mixer. Noong nabuo na, yan. Tsaka niya, hinulma yon. Ito naman yung yellow. Ayan, may butter. Tapos, may milk yata yun eh, para masarap eh, no? Sa kanya lang ginanyang ganyan minog. Tapos ginamitan niya ng rolling pin. Yun lang yon. At saka niya hinulma na bilog yung parang kanina. Di ba? Rapsa. Ito naman, margarine, asukal, tsaka tubig. Gagawa yata siyang churros dito. Tapos flour para magkaroon ng katawan ang kanyang churros na ube flavor. So yun ang pinaka dough ng kanyang churros. Nilagyan niya rin na naman ng kanyang mixture ng halaya. At nilagyan niya ng egg yolks, yun ang binder niya. At ayan na nga, di ba? Parang churros. Pinirito na niya. Ayan, no? Baka naman dikdikin mo pa yan ulit, ha? So, ayan, parang churros nga yan. Ayan, yung strainer na niya. Basta masasabi ko lang, sigurado ko, wraps, ayan. O, paano? Babush!